O, yung Pilipinas, mga kababayan, America, and allied countries, sinimula na po kahapon, Monday, yung 11-day naval exercises dito po sa West Philippine Sea. Yan po, mga kababayan, yung balita galing sa Manila Standard. Philippine-US allies kick off 11-day naval drills. Ito naman po yung headlines galing sa dyaryo, Manila Times. US Admiral, Joint Sea Drills help deter China's bullying. So yung purpose, mga kababayan, ng sunod-sunod na mga military drills, naval exercises dito po sa ating bansa at lalo na dito sa West Philippine Sea, para suplakin ang ambisyon ng mga Chinese na kamkamin, kontrolin po ang South China Sea. Itong mga bansang ito, may interest dito, mga kababayan, sa West Philippine Sea, sa South China Sea. Kasi sabi nga natin, dito po yung daanan ng mga kalakal sa buong mundo. Kaya hindi po pwedeng di sila tumulong sa atin. Kasi pag nakontrol ito ng mga Chinese, apektado po ang kanilang economy. Di anya, Mr. Maravillas, siguradong uusok na naman yan si Senator Utinmao Padilla. Ay, Utinmao man sa akin. Robin Mao pala, mga kababayan. Namali na naman po ako ng bigas. Pero anya, Mr. Maravillas, parang sinadya mo na naman. Ginawa mo anyang utin yung Robin. Nagpadungaw ng lumabas yung ibong adar na, mga kababayan, ni Robin Mao sa live selling ng kanyang asawa na si Mariel. Pero anya, Mr. Maravilla, seriously, mas bagay yung Utin Mao. What? Mas akma na anya. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ni hindi na ni Robin Mao. kundi yung full story dito po sa naval exercises, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Saka like and share na rin po ninyo para marami yung makapanood. So maganda po ito, mga kababayan, ng mga developments ng balita. Kasi wala pong tigil yung mga Chinese sa harassment and bullying sa atin. Ito nga po yung balita kahapon. No? Chinese boats block Philippine fishers in Panatag. Ayaw tayong tantanan po nitong mga pesting Chinese na mga salot na to. Salot sa ating buhay. So sabi dito, mga kababayan, sa balita, drills involving the naval personnel of the Philippines, the United States, Japan, Australia, Canada, pati po Canada pala, France, yan po, New Zealand, in Indonesia, kick off on Monday kahapon as Philippine Coast Guard said it could not commit to constant patrols in West Philippine Sea unless it acquires more ships. Kailangan talaga natin yung tulong ng ibang bansa habang nasa proseso tayo ng pagmo-modernize ng ating Navy at ng Armed Forces. So meantime, we have to engage our regional partners and like minded nations tulad ng ating mga kaibigang bansa sa Europe, tulad ng Francia, mga kababayan. Yung Francia nga po nag-offer sa atin ng tulong,
Gusto tayong tulungan na maka-acquire po ng mga submarines. Yan po, mga kababayan, yung offer. France renews its offer of cooperation to Philippine Navy. Ayan pa, yung offer ng France sa atin. Ayan pa, mga kababayan, para magkaroon din tayo ng sarili nating submarine. Yun. Yan po, mga kababayan, yung mga balita. So, pagdating ng oras, magkakaroon din tayo ng ganitong asset ng ating Philippine Navy, French submarine, mga kababayan. So, tutulungan tayo nila na mag-establish ng ating sariling submarine force. So, sabi dito sa balita, at the opening rites of exercise sama-sama, kahapon po, Monday, Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr. said, the strong military bond between the Philippines and the United States and the capability of the Philippine Navy to fight a war will be on a full display in drills that run until October 12. Ayan po, mga kababayan, yung nangyayari ngayon. Calling the drills a beacon of cooperation and readiness, Adasi said, exercise sama-sama was aimed at enhancing interoperability and fostering regional cooperation among its participants. From territorial defense to countering transnational crimes, sama-sama helps us to face an array of threats together, sabi po ni Adasi. Sabi niya, for the Philippine Navy, the exercise is a vital platform for capacity building at saka improving warfighting capabilities niya in various dimensions of modern naval operations from anti-submarine warfare to electronic warfare. Kasi nga po, kailangan nating maganda. Sabi kasi sa Bible po, and there will be wars. And rumors of wars. It is happening, mga kababayan, ngayon, ang mga banta. So the drill, sabi po niya, enhance the Navy's readiness to confront a spectrum of security challenges. Wala man ibang challenges tayo dito sa West Philippine Sea, kundi ito pong banta sa atin ng mga Chinese. Buti na lang talaga yung nanalo yung ating Pangulong BBM. BBM. Kung hindi po, tuloy-tuloy na tayong nilamon ng China. Province na po tayo. So una, sinabi po ng Armed Forces of the Philippines na itong sama-sama aims to further improve maritime integration at saka yung interoperability with the Japan Maritime Self-Defense Force. So kasama natin yung Japan Navy, Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy, and the United Kingdom's Royal Navy through subject matter expert exchanges and humanitarian assistance and disaster response table top events. So ito po, sinasagawa ngayon dito po sa Naval Forces Southern Luzon area. It added that the French Navy and Royal Australian Navy will send personnel to join the SMEs while the Royal New Zealand Navy and Indonesian Navy would join as observers. Yung mga participating personnel, mga kababayan, for the exercise sama-sama include 733 from the Philippine Navy, 632 from the U.S. Navy, 244 from the Royal Canadian Navy, 169 from the Japanese Maritime Defense Force, 34 from the Royal Navy, 7 from the French Navy, 3 galing sa Royal Australian Navy, 2 galing po sa Indonesia Navy at isa naman po sa Royal New Zealand Navy.
So nakikita po ninyo yung pagkakaisa ng ating mga regional partners in global partners po ng military. So pag kinanti po tayo ng mga Chinese, they will be ano? They will be facing a formidable force ng military galing po sa buong mundo na po ito. Kaya huwag ninyo kami ditong sisindakin. Hindi kami pasisindak sa inyo, mga Chinese. Ayong mga participating ships include the BRP Antonio Luna from the Philippine Navy, USS Dewey, and US NS Wally Skira of the USN, Royal Navy's SMS Spey, RCN's MSCS, Vancouver, and sa Japan, yung GS Akibono. Di ba napakaganda itong mga display of ano readiness? Kaya laging sinasabi natin na saman lulupig, di tayo pasisiil. May mga kaibigan po tayo na tutulong sa atin kasi obligado sila na tumulong. Pag hindi po sila tumulong dito, pati sila apektado. Hindi na sila dyan makadaan ng kanilang mga kalakal sa West Philippine Sea kasi kukontrolin yan ng mga Chinese. And because of that, hindi po papayag yung ating mga world powers. Tulad ng Amerika, ng United Kingdom, ng Fransya, ng Canada, ng Japan, ng Germany, ng New Zealand, at yung ating mga regional neighbors, mga ASEAN countries tulad ng Indonesia. So sabi po rito, earlier the Philippine Army and the Philippine Air Force completed a 5-day interoperability exercise that stressed air-to-ground operations. So nauna na po yon. The exercises ran from September 25 to 30. So series po siya. Iba-iba. May land, may air, ngayon sea. Exercises, naval exercises. At the 5th Infantry Division Headquarters at Camp Melchor F. de la Cruz in Barangay Opi, Ingamo, Isabela. Kaya sunod-sunod po siya, mga kababayan. Meanwhile, the Philippine Coast Guard said it can commit to increase presence in the areas of the West Philippine Sea tulad po ng Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. But unless it acquires more ships, constant patrols would be unrealistic, anya. So, maganda, mga kababayan, yung naging desisyon ng Congress na tanggalin yung ano, tanggalin na po yung confidential fund ni Miss Confidential. intelligence. Miss CIF Inday. Anyway, para maidagdag, mga kababayan, doon sa budget ng ating Philippine Coast Guard at ng ating National Defense. Anyway po, nagsawa na po si Inday sa confidential funds mula pa nang siya mayor ng Davao. Overdose na po ng more than ano, 1.2 billion po. Ubos. Nung mayor siya at saka ngayon, nung vice president siya, mga kababayan, yung 125 million, lumipad agad, 11 days. 11 days pa, ubos. Nag-disappear ka agad yung ano, million na. 11 days. So, ibig sabihin, 11 million yung yung ginagastos ni Inday per day, mga kababayan. Matindi. Ayun, nadamay tuloy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumagsak yung ratings. Sa survey, mga kababayan, ng Pulse Asia. Sabi dito, in an interview, Commodore Jay Tariela, PCG's spokesperson on the West Philippines, he said,
the Coast Guard can conduct regular but not constant patrols given its current fleet size. Napakaliit, tipid. Pinabayaan ng mga previous administrations kasi nauto ng mga Chinese. Binarkada para kamkamin yung ating territory. Sabi rito, he said, Coast Guard Admiral Artemio Abo has committed the PCG to ensuring the safety of Filipino fishers at Bajo de Masinloc. The presence of our vessels gives confidence to our fishermen to come here again, sabi po niya. Tariela added that the Coast Guard also needs more resources for its core functions, which include maritime safety, responding to maritime pollution, and maritime law enforcement. So mas kailangan talaga po nila, kaya tama yung naging desisyon ng House leadership sa panguna po ni House Speaker Martin Romualdez na tanggalin na po totally lahat ng confidential funds ni Inday. Ayan po, House leaders last week said they would reallocate some confidential funds in the proposed national budget to the PCG and other agencies watching over the West Philippine Sea. So, mabuhay po kayo, Speaker Martin Romualdez. Hindi kayo nagpadala doon sa paangkla-angkla, pabiso-biso ni Inday. Para ma-approve yung budget. O ngayon, sabi na dito ng US Admiral, joint sea drills help deter China's bullying. Yung walang tigil na pambubuli sa atin ng mga barkada po ni Maudigs at ni Saramao. Sabi niya rito, a ranking United States Navy official said multinational naval drills can help deter China's aggressive moves dito po sa South China Sea. Speaking on the sidelines of the opening nitong Sama-sama 2023, an 8-nation training exercise at the Philippine Navy headquarters in Manila, Vice Admiral Carl Thomas, yung commander ng US Navy's 7th Fleet, said, having a strong team, Anya, that will operate together as a group of navies that can't do nothing but to strengthen the deterrence, to maintain peace. That's all we want. We want a peaceful coexistence, Anya, in this part of the world. Yan po ang dapat, mga kababayan, na mangyari. So sabi po ni Thomas, there will be no issues, Anya, as long as nations comply with the laws dito po sa South China Sea. Kailangan na niya, sumunod lang tayo sa batas. Di ba? Ayaw sumunod sa batas, mga kababayan, sa desisyon ng UNCLOS ng mga Chinese. So sabi niya, I'm very optimistic about the future. I think if you look back at the last 8 years, how the economic vitality in this region, we all recognize this. Where the global economy is generated and the sea moves, and keeping the seas open and free is extremely important. Napakahalaga niya na bukas lagi yung West Philippine Sea. Pwedeng dumaan kahit sino. So the joint drills come as China steps up its incursions dito po sa Philippine waters. Chinese Coast Guard and maritime militia vessels have been harassing Philippine vessels and blocking Filipino fishermen from venturing into traditional fishing grounds. So, mali yung mga sinasabi po ni Outin Maoutin. Na tayo yung ano, yung Amerika yung nagpo-provoke. Hindi po, ang nagpo-provoke dito po, Ruben Mao. Yung mga barkada ninyo, yung mga barkada ninyo ni Maudigs, yung mga Chinese, sila yung malinaw na nagsisimula ng gulo. Dati man pong matahimik itong West Philippine Sea. For centuries, yan po yung katotohanan nandyan. Pinabayaan ng mga previous administrations, nagpauto.
O baka nagkinabang sa kung anong binibigay. Di ba? Na pabor. Ayun, ito na po yung nangyari sa atin. So yung presence po, mga kababayan, ng Allied Forces dito, hindi para manggulo. Ang objective po is to maintain peace, regional peace in this part of the world. Yan po ang malinaw. So sabi po ni Thomas, I think kanya it is important that all nations, lahat ng bansa, have the right to sail in the West Philippine Sea, free from worrying about being attacked. Attack is probably a strong word. I mean free from being coerced, free from being intimidated, sabi po ni Thomas. Tulad ng ginagawa, mga kababayan sa atin, regular po nilang ginagawa yung harassment, bullying, in blocking, pagpapalayas ng ating mga mangingisda. Imagine, pinapalayas tayo sa ating sariling territory at ninanakaw nila yung mga isda sa ating bansa. Tapos, pagkakuha nila ng mga isda, ibabalik sa atin imported Chinese fish na po. Bininyaga na po na Chinese. Tama ba yon? He said he is optimistic we can navigate challenges. I am very optimistic that through diplomacy, through information, through the need for us to open economy, working together with like-minded nations, sabi ni Thomas. Ito yung balita na naman, mga kababayan, kahapon, October 2. Sabi diyan, Chinese boats block Philippine fishers in Panatag. Talagang ayaw tayo, mga kababayan, na tantanan ng mga salot na to. China Coast Guard has deployed rubber boats around Panatag Shoal para to prevent Filipino fisher folk from entering the lagoon, sabi po ng mga mangingisda. The presence of Chinese vessels in Panatag further intensified in recent years. The big case ng mga mangingisda Federation in Masinloc, Zambales added. Yung Chinese Coast Guard ngaya is on standby. Anya is on standby outside, but the Chinese rubber boats are patrolling the area in preventing Filipino fishermen from entering the lagoon. Yun ang sabi, mga kababayan, ni Henry Lito Impok sa isang interview. Impok noted that the Chinese rubber boats, anya, laging binabuntutan yung ating mga mangingisda. Once they try to enter the lagoon, yun ang ginagawa po nila na pamimerwisyo sa ating mga mangingisda. The Chinese fishing vessels are free to fish in the lagoon. We can prove to our authorities that the harassment of the Chinese Coast Guard has increased in the last months. So nanawagan po si Impok sa Philippine Navy at Coast Guard to assist Filipino fishermen in Panatag. The Filipino fishermen will be happy if that happens. There were times where foreign vessels entered our exclusive economic zone. They are near 8 nautical miles. We know that the foreign vessels have no right to enter water owned by the Philippines, sabi po niya. Dahil na dyan, yung kita ng mga mangisda have declined by 70% due to the limited access to the fishing grounds, sabi ni Impok. Before the pandemic, the Chinese already dropped floating barriers, although they were removed because of the strong waves. O narito, yung ating Pangulong Bongbong, nagsabi that his government was not looking for trouble, but he insisted it would continue to defend the Philippines, the maritime territory of the Philippines, the rights of our fishermen to ply the trade in the areas where they have been fishing for hundreds of years. Kaya po, ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, engaging the like-minded nations sa pagpapatrolya dito po sa West Philippine Sea. So we have this naval drills bilang pasimula po in the future regular patrol na pinaplano po ng ating gobyerno para tuldukan po itong ambisyon ng mga Chinese na kamkamin ang buong West Philippine Sea.
Idagdag ko na lang po ito, mga kababayan, na balita, kasi may nangyari dito sa amin. Yung bandang kami kasi, na-invite po sa fiesta sa Kasiguran, Sorsogon. Yung lalawigan ng Sorsogon, yung province ni Senator Queso. Ayun, mga kababayan, hindi na sila nakaperform kasi pinalayas po ng gobernador ng Sorsogon, ni Governor Hamor. Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, pinalayas yung kami kasi? Kasi daw, masama yung attitude. May attitude. Nag-request lang yung gobernador na magpa-picture. Nag-decline po. Napakalalaki ng ulo ng mga taga kami kasi. Nitong bandang kami kasi. Ayan po, oh. Yung bandang kami kasi. Bandang kami kasi. Hindi na pinag-perform sa concert nito sa Kasiguran, Sorsogon, dahil umano sa attitude. Ayan po. Di na rin po, mga kababayan, pinatuloy doon sa hotel. Pinalayas po. So, nagpalipas sila ng oras dito sa Bicol International Airport. Imbis na mag-perform, mga kababayan, kasi wala daw sa kontrata. Sabi naman po ni Governor Hamor, o magkanoan niya? Ang dagdagan niya natin, basta yung request na magpa-picture man lang, siyempre, normal yon. Souvenir po, kasayahan po. Ayaw man lang pagbigyan, pero before pong pinalayas, binayaran na po sila, fully paid. Noong October 1 po ito, mga kababayan, ito yung report published by Brigada Legazpi, hindi na natuloy ang kami kasi pinauwi ni Governor Edwin Hamor. Ito ang mensahe ng gobernador ng Sorsogon na si Jose Edwin B. Hamor, matapos na hindi pinag-perform ang bandang kami kasi sa kanilang concert sa Kasiguran Sorsogon Town Fiesta 2023. Ayan po yung balita. Ayon sa gobernador, bagamat bayad umano ang banda, may attitude umano ito, kaya hindi na niya ito pinayagan na mag-perform. Ayon sa ilan, biniro umano ng banda ang gobernador na para itong driver. dahil sa palagi nitong suot na puting t-shirt, ayaw din umanong magkaroon ng photo ops ng banda sa 16K Blue Roses, at ayaw din umanong gumamit ng pampublikong CR. Maarte po. Dahil dito, pinauwi na umano ito ng gobernador at hindi na pinayagang mag-perform. Umusok po si Governor Edwin Hamor. Uwi na niya kayo. Hindi niya pwede yung ganyang mga pambabastos ninyo sa amin. Ayan po, mga kababayan, yung speech ng gobernador, si Governor Hamor. Lagi man yan naka-t-shirt kasi, simple lang po siya. Nasabihan daw na parang driver. Pakinggan po ninyo yung paliwanag, mga kababayan, ng palayasin yung bandang kami kasi. Alam mo, masaling kaya ka lang, wala ka sa kaya sa mga nagdayo, natin ang kasayahan sa pasaling sa kasagayahan. Okay? Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to, kaso sinabi ko nga may attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Banda po sila. Maraming banda na gusto magpasaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang ugali, pasensyahan tayo. Okay? Ulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Bayad sila? Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Doon na niya sila mag-umaga, matulog sa airport. Palakpakan yung mga tao. Huwag ganyan nila tayong bastusin. Nagkakaisa tayo. Sara Quiroga. Okay?
Ang dadalin ko anya dito sa susunod, si Sarah Hieronimo. So I think that tama yung ginawa mga kababayan ng gobernador ng Sorsogon na palayasin itong ano, mayayabang na members ng bandang kami kasi. Eh, hindi na kayo ano, kami kasi ngayon. Layas kasi. Lumayas kayo kasi dito sa Bicol, sa Sorsogon. Sabi sa post ni Jonathan Valdez, I think baka siya yung ano, coordinator nito. Mga kababayan, yung event coordinator. In my years anya of bringing bands, artists in Sorsogon, never po na nag-request ng picture si Governor. And I believe all the artist bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind, and generous Gov is. Kaya naman, I did everything to accommodate his very simple request. A couple of days before the event. Ayan po yung statement ni Jonathan Valdez. Sabi po dyan, Imago, and I belong to the show, said, no problem, graciously. While this kamikasi has been my source of stress days before the event for this simple request, hindi sumasagot until nag-oo na sila 30 minutes before their set, the gob waited for them to arrive at the venue. Hindi sila bumababa ng van. In my years in the business, ngayon lang ako, umiyak at nakiusap na bumaba na sila. For the 2-minute picture man lang, I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this. Muntik na akong lumuhod, pero did ma, until lumapit na ang assistant ni Gob sa akin. Jo, halika, sabihin mo na kay Gob, ayun na, they got what they deserve. Pinalaya sila sa Sorsogon at hindi na pinasampa. Fully paid sila and all of the requests were granted, even the liquor, etc. Binigay lahat and more. Spoke to some people in the industry. Isa ang common na sinasabi nila, nakahanap ng katapat ang kami kasi. Hindi ko kayo makakalimutan, mga sirs. Ibang level ang kabastosan ninyo. Yan po yung naging post ni Jonathan Valdez. Siya po yung ano, coordinator nitong event. Yan ang napala ninyo. Kami kasi, ang yayabang kasi ninyo. Di ba? Yan man lang po, mga kababayan, para updated lang kayo, pati sa entertainment dito sa amin. O baka lang mga kababayan, gusto niyo itong i-try Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kaso-kasuhan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong i-try Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung video pala po na plinay ko, courtesy yon ng ano, ng Lanto Ag Sorsogon. Sila yung naka-record ng video, mga kababayan, ni Governor Edwin Hamor ng palayasin po yung bandang kami kasi. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.